Magandang araw sa iyo, batang matalas ang isip. Bagong aralin, bagong kaalaman ang masisiksik. Ating tatalakayin ang tungkol sa pamahalaang Commonwealth. Halina't ating balikan ang kasaysayan na may pag-ibig. Ang pamahalaang Commonwealth. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na nasusuri ang pamahalaang Commonwealth. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Una, kailan naganap ang unang halalan ng pamahalaang Commonwealth? Pangalawa, sino ang nahalal na pangulo ng pamahalaang Commonwealth? Pangatlo, ilang taon tumagal ang pamahalaang Commonwealth na hindi natupad dahil sa World War II? Pang-apat, sino ang nanalong pangalawang pangulo ng pamahalaang Commonwealth? At panglima, kailan pinasinayaan ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman, pababa, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik-tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, lagyan ng check kung ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan at ikis naman kung hindi. Una, ang Batas Pilipinas 1902 ay inakda ni Henry Allen Cooper. Pangalawa, nang magkaroon ng halalan para sa lehislatura, si Sirio Osminia ang nahalal bilang pangulo ng Senado. Pangatlo, Pilipinisasyon ang tawag sa paglalagay ng mga Pilipinong may kakayahan sa mga tungkulin sa pamahalaan upang maihanda ang mga Pilipino na mamahala sa sariling pamahalaan. Pang-apat, ang misyong OSROX ay pinangunahan ni Sergio Osminia at Manuel Rojas. At panglima, sa ilalim ng Batas Tidings McDuffie, ang kalayaan ng Pilipinas ay ipagkakaloob sa loob ng 10 taon. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang husay mo! Ngayon, ihanda ng sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pamahalaang Commonwealth. Ang pamahalaang Commonwealth ay nasa ilalim ng Batas Tidings McDuffie Act. Ang pagtatatag nito ay isang pagsasakatuparan sa pagsisikap ng mamayang Pilipino. 10 taong transitional na pamahalaan bilang paghahanda sa ganap na kalayaan ng Pilipinas. Ang Commonwealth ay mayroong sariling konstitusyon na binubuo ng mga Pilipino sa kauna-unahang pagkakataon. Meron itong ehekutibo, lehislatura at korte suprema. Noong Setyembre 17, 1935, ginanap ang unang halalan para sa pangulo at pangalawang pangulo ng pamahalaang Commonwealth.
Nagwagi sa halalang ito sina Manuel L. Quezon at Sirius Minya noong Nobyembre 15, 1935, pinasinayaan ang pamalaang Commonwealth ng Pilipinas na numpa bilang Pangulo si Quezon at ikalawang Pangulo si Husminya. Mga programa ni Pangulong Quezon. Una, National Defense Act. Layunin itong mapangalagaan ang seguridad ng bansa. Nagtatag ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na binubuo ng mga regular force o mga sundalo at reserve force na mga sibilyan. Si General Douglas MacArthur ang naging tagapayo nito. Pangalawa, Women's Suffrage Act. Nagbigay ng pantay na karapatan sa mga babae na bumoto at mahalal sa pampublikong posisyon. Pangatlo, pagtatatag ng pambansang wika. Itinatag ang surian ng wikang pambansa na naatasang mag-aral at magsiyasat sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Naging unang pinuno nito si Jaime C. de Vera. Pang-apat, katarungan panlipunan. Layunin itong mapanatili ang balance ng kalagayang ekonomiko at panlipunan sa buong bansa. Ilan sa mga ito ay ang Minimum Wage Law, 8-Hour Labor Law, Tenant Act, Court of Industrial Relation, at Homestead Law. Ngayon, bibigyan kita ng ilang mga gawain para malaman ko kung may natutunan ka sa ating aralin. Panoto, basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong at isulat ang tamang sagot. Una, anong batas ang nagtatag ng pamahalaang Commonwealth? Pangalawa, ano ang mga tatlong sangay ng pamahalaang Commonwealth? Pangatlo, kailan ang pagpapasinaya ng pamahalaang Commonwealth? Pang-apat, kailan ginanap ang unang halalan para sa pangulo at pangalawang pangulo ng pamahalaang Commonwealth? Panglima, sino ang pangulo at ikalawang pangulo ng pamahalaang Commonwealth? Kumusta? Kayang-kaya mo, di ba? Para sa pangalawang gawain, sagutin ang mga sumusunod na pahayag ukol sa mga naging programa ni Pangulong Manuel Quezon sa pamahalaang Commonwealth. Una, layunin itong mapanatili ang balance ng kalagayang ekonomiko at panlipunan sa buong bansa. Pangalawa, tagapagpayo ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pangatlo, nagbigay ng pantay na karapatan sa mga babae na bumoto at mahalal sa pampublikong posisyon. Pang-apat, naatasang mag-aral at magsiyasat sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Panglima, layunin itong mapangalagaan ang seguridad ng bansa. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? Wow, ang galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan,
layunin ng pamalaang Commonwealth na sanayin ang mga Pilipino sa sariling pamamahala, gawing matatag ang mga sistemang pampolitikal at mapaunlad ang kabuhayan ng bansa bago ito maging isang ganap na malayang bansa makalipas ng 10 taon. Ngunit ito ay naantala dahil sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudillo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.